ピカピカブー、ピカブー、ピカブー、ピカピカピカブeveryone, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share my 2-month-old update of my baby and yung mga na-research ko na ring mga developmental milestone na meron ang isang 2-month-old baby. So be sure to watch the full video. So for a 2-month-old baby, dito na nag-close yung posterior fontanel nila or yung butas dito sa part na to. And this month, natututunan na rin nila i-communicate sa atin yung likes and dislike nila. So mag-start tayo sa motor developmental milestone ni baby. For a 2-month-old baby, your baby can hold and control their head already. Yung baby ko, wala pa siyang 2 months, nakokontrol niya na yung head niya. Although hindi pa 100% na totally nakokontrol niya, pero pagpasok niya ng 2 months, na totally nakokontrol niya na talaga yung head niya and hindi na kami natatakot hawakan yung ulo niya or natatakot siyang buhatin ng pagganon kasi nga kaya niya nang kontrolin yung ulo niya. Another thing is the baby can suck their face or fingers. Ayun. Simula nang nirecommend sa amin ng pedya na i-remove yung mittens, yung baby ko nag-start na siyang magsubo ng daliri, magsubo ng buong face. Yun. Ang tawag daw doon is self-soot. Na-appreciate na ni baby yung kamay niya, yung mukha niya, yung katawan niya kasi nahahawakan niya na yun. Nung 1-month check-up namin, recommend ng pedya niya na tanggalin na yung mittens para daw mahawakan niya na yung mukha niya, na ito pala yung mukha, ito pala yung kamay, ito pala yung braso, parang ganon. So, nakakatulong daw yun for brain development ni baby sa sensory. Kaso, ang disadvantage for us, simula nang tinanggal namin yung mittens, is natuto na si baby managunot, mangurot. So, every time nakalong namin siya yun, lagi kami nasasabunutan, lagi kami na nakukurot dito, kaya dito, depende kung saan yung maabot niya. So, when it comes to sleeping patterns naman, natutulog pa rin sila for a longer period of time, like 15 to 16 hours in a day, or meron silang 3 to 4 naps in a day. Stay put lang tayo mga mommies kasi pagpasok daw ng 3 months, medyo aayos na yung tulog ni baby. Ibig sabihin, mas mahaba na yung tulog niya sa gabi at hindi na rin siya nagpupuyat. Be patient lang muna sa ngayon. Later on, makakatulog na tayo ng maayos. So yung baby ko, pagdating sa gabi, every 2 hours, nagigising siya para dumede. So ganun pa din, puyat pa rin ako hanggang ngayon. Medyo okay lang yung mata ko ngayon dahil kinonsealer ko na siya dahil yung last vlog ko kitang-kitang puyat na puyat yung mukha ko. Kaya yun, medyo nilagyan ko lang siya ng concealer para naman maayos tayo tignan. So for sensory developmental milestone, for a 2-month-old baby, they can see objects 18 inches away. So medyo lumalayo na. Kung dating 1-month-old, nakakaaninag sila ng 12 inches away lang, ngayon medyo malayo na. Baby ko kahit na nakahiga siya, tapos dadaan ka sa kanya, maaninag ka niya, then tatawa na siya. Kahit na malayo ka, kaya kanya nang tignan, tapos yun, pwede mo na rin siya kausapin, tapos makikipag-usap na rin siya sa'yo, nagkukus na siya. For a 2-month-old baby, they can also recognize voices and faces. So, for example, kaya na nilang i-recognize yung boses ni mommy, ni daddy, or grandpa, grandma, si baby ko. Kaya niya nang i-recognize yung boses ng grandma niya. So, if si grandma yung kumakausap sa kanya, grabe siya makipag-usap, tawa siya ng tawa, tapos salita siya ng salita. Hindi naman yung salitang nakakapag-ano, like, nagkukuwing na siya, tapos smiling, yan. Ganun na yung mga ginagawa ni baby. Kumbaga masarap na siyang kausapin. May one time nga, hindi ko lang na video, pero nung kinausap siya namin, humahalakak na siya.
hindi lang talaga namin mabidyohan. Ang hirap hulihin. They can start to smile, cooing, yung mga ganun. And nakikipag-usap na talaga sila na gustong-gusto talaga nila na ine-entertain sila. Like yung baby ko, gusto talaga niya na kinakausap siya. Nabuboard siya pag nilapag mo lang siya, tapos walang kumakausap sa kanya. Umiiyak siya, tapos hanggang sa magpapabuhat na. So, dapat pag nilapag mo siya, kakausapin mo siya. So, hanggang ikaw na lang yung mapapagod. They can also recognize objects. Kumbaga parang ikaw, dadaan ka sa harap niya, hahabulin ka na niya, mag-start niya siyang habulin yung dumaan sa kanya. For example, kalong mo siya, dun lang siya tititig. Hanggang sa nilayo mo na siya, dun pa rin siya nakatingin. Kasi nga, they can also recognize objects. Yung same with my baby, ganun din siya. Mabalik-balik na yung leeg niya kakatingin dun sa object na yun. Kahit na malayo na kami, dun pa rin siya nakatitig. So, tip ko lang mga mommies and daddies, lagi niyong kausapin si baby niyo kasi dun na masistimulate yung pagsasalita niya. So, for a 2-month-old baby, they sneeze a lot. They are highly sensitive to irritants. So, huwag kayong mag-worry na baka isipin nyo may sipon si baby. Ganun talaga, they are highly sensitive na ito pagpasok ng 2 months. Like, for example, yung baby ko ganun. Pag nasa kwarto kami, from kwarto, tas lalabas kami sa sala, mag-start na siyang atchingin. Pinsan naman, from sala, tas papasok kami ng kwarto, nag-start din siyang atchingin. Napansin ko rin sa baby ko, sobra na siyang malaway. So, kung unang, nung 1 month pa lang siya, medyo nagbabubbles-bubbles pa lang siya sa bibig. Ngayong pagpasok ng 2 months, tumutulo na yung laway niya. So, ako, mother na talaga, lagi akong may lampi na dala every time kung saan ko siya dadalin. Kasi nga, matulo na talaga yung laway niya, malaway na talaga yung baby ko. Additional lang sa napansin ko sa baby ko, alam niya na talaga yung gusto niya. May kalong siya na gusto, may kalong siya na hindi niya gusto, na talagang pag yun yung ginawa mong kalong, magsisipa-sipa siya, o kaya maninigas siya, o kaya maggaganon-ganon siya, hanggang sasapukin ka na niya, gano'n. Tapos, pag nagawa mo naman yung kalong na gusto niya, or kung saan siya komportable, ay grabe, biglang tatahimik. Tapos, sa 2 months na pagsasama namin, na-distinguish ko na rin yung iyak niya. Alam ko kung ano yung iyak niya pag naiinis siya, pag gusto niyang magpakarga, pag gusto niyang may mag-entertain sa kanya or naboboard siya, at saka pag gutom siya. Kasi nga parang yun yung means of communication sa atin ng mga babies natin, yung iyak nila. So kayo din mga mommies, baka kagparehas tayo na alam na natin yung iyak ni baby. Or minsan, if hindi man, try to distinguish or try to differentiate yung iyak ni baby. Then para ma-address nyo kung ano yung gusto niya, kung ano yung gusto niya sa buhay, ganun. For baby care, additional lang, uso pa rin syempre yung mga diaper rash. So, frequent change lang ng diaper and try to apply nappy cream. Mga oral thrush, lalo na sa mga breastfeeding mommies, lagi nyo lang lilinisan yung dila ni baby para maiwasan natin manigas yung mga oral thrush. Ito yung parang white dito sa dila ni baby. So, araw-arawin nyo lang siyang linisin ng bib ko. Minsan, nag-start na rin yung mga dry skin nila pagdating ng gantong month. Try to apply moisturizer lang and yun lang, frequent feeding lang para ma-hydrate si baby. And ito pinaka-importante, don't overfeed your baby, small frequent feeding lang. Hindi pa ganun ka-mature yung valve ni baby here. Tapos huwag nyo i-alog every after feeding. Every after feeding, importante ang pagpapaburp. Parang hindi siya maglungad. Then, no pressure on tummy. Siyempre, alam nyo naman yan na pag nagpapadede or feeding or bottle feeding, always upright, in upright position para maiwasan natin yung ma-aspirate or ma-shoke si baby. Pagpasok ng 2 months, doon ko pa lang nagawa yung vaccines. Kasi parang ang bilang nila dyan, after birth, 7 weeks pa after birth, mo pwedeng mag-start yung vaccination. So, share ko lang yung video namin ni baby ko nung na-vaccine siya. Mamaya iyak ka, ha? Tawa-tawa ka ngayon, ha? Mamaya iyak ka. Ano? Talagang kaalam lang. Tutusukan ka mamaya.
So, ito naman yung mga to be concerned. Meaning, you need to consult your pedia if your baby is not eating well. If your baby has no facial recognition, ibig sabihin, ang lapit mo na, hindi pa rin siya na-excite, wala pa rin siyang kicking, or wala pa siyang cooing, or di pa siya nag-smell. Yun, you need to consult your pedia. Third, no tracking movement. Ibig sabihin, parang hindi niya hinahabol yung object. Hindi siya lumilingon pag ganun, hindi kanya hinahabol, or hindi niya hinahabol yung object. Fourth, no lifting of head. Kasi nga, by 2 months, dapat na naaangat or nakokontrol na ng mga baby nyo yung head nila. So, yun, that's the end of this video. Disclaimer lang po, ang mga babies natin is iba-iba yung mga developmental milestone nila. Kumbaga, may timing yan, may right time. Maybe nagawa ng baby ko, hindi nagawa ng baby nyo, or nagawa ng baby nyo at hindi pa nagagawa ng baby ko. Pero okay lang po yan. Meron ng right time for every baby sa developmental milestone kung kailan nila ma-achieve yon. So, wag po kayo masyado mag-worry. Pero itong shinare ko, ito yung mga common na nangyayari for a 2-month-old baby. So, if you like this video, please don't forget to like and share my videos to your friends. And don't forget to subscribe on my channel and click the bell button to get you notified whenever I have uploads. Please write questions or comments kung ano pa yung mga videos na gusto nyong mapanood sa mga susunod na vlog natin. Thank you for all your support. That's the end of this video. Thank you for watching. Goodbye!